Before you proceed to the actual wiring connection, first you analyze the schematic diagram or the ladder diagram so that you get easy wiring connection. Hello mga ka-master, good morning. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-actual wiring connection ng 3 motor pump using single float switch at alternate ang kanyang function. So ipapakita ko sa inyo mga ka-master kung paano sundan ang ating diagram sa actual wiring. Ito ay pagaganahin natin mga ka-master. So, let's go mga ka-master at ipapakita ko lang sa inyo. So, ito pala yung ginawa kong mini panel mga ka-master. At ito naman yung legit diagram na ginawa ko. So, start na tayo mga ka-master. Pag sinuplay natin yung L1 at saka L2 at nawala ng tubig ang ating tangke, ang ating float switch ay mag-close. Pag nag-close it ang ating float switch, as you can see sa ating diagram, ang kuryente ay dadaloy dito papunta ng M1. Mag-energize yung ating M1 at pag nag change position ang kanyang auxiliary contact to normally open to close, close to open, ay mag-energize din ang ating MC. So, pag napuno na naman yung ating tangke, mag-open yung ating float switch. Pag nawala na naman ng tubig yung ating tangke, ay mag-close na naman itong float switch. Ang M1 ay hindi gagana, ang M2 naman yung dito naman dadaloy ang kuryente natin. Pag nag-change position ang ating M2, ang ating MC ay mag-de-energize at ang ating R2 ay gagana naman. Gagana itong R2. Ayan. Pag nawala naman ng, napuno naman ng ating tangke, mag-open na naman ang ating float switch at mag-de-energize ang ating M2. So, pag nawala na naman ng tubig sa tangke natin, ang ating float switch ay mag-close naman. Ang ating M1 ay naka-off na, ang M2 ay naka-off na rin. Ang mag-energize ay itong M3 naman. M3. At ang ating R2 ay mamamatay na to. Ang M3 lang yung ating gumagana. As you can see sa diagram natin mga ka-master. So, i-actual natin mga ka-master. So, ito pala yung L1 at saka L2 natin at saka yung sa float switch. Itong gray. Bali, ganyan yung normal position niya mga ka-master. Bali, yung sa diagram, ganyan yung position niya. So, pag nawala ng tubig yung tangke natin, ang gagana yung M1 at saka yung ating MC. Tulad sa ating diagram, M1 at saka yung MC natin. So, pag napuno yung ating tubig, ay mag-open ngayon yung ating float switch at mag-de-energize ang ating M1 pero ang ating MC ay gumagana pa rin. Nawala na naman ng tubig ang ating tangke ay mag-close na position na naman yung ating float switch
At gagana naman yung ating M2 at relay. M2 at R2. Pero yung ating MC ay naka-de-energize na. Nakapatay na itong MC natin. Napuno na naman ng tubig ang ating tangke. Mamamatay na ang ating M2. Pero naka-energize pa rin yung ating R2. Pag nawala na naman ng laman yung ating tangke, ay mag-energize ang ating M3. Ang ating R2 ay naka-off na MC, M1 at saka M2. Bali, ito lang ang gumagana, yung M3. Pag napuno na naman ng tubig ang ating tangke, ay mamamatay ang ating M3. Back to normal position na siya, mga kamaster. Ganito. Pag nawala ng laman yung tangke, ito ang gagana. Una, itong M1 tsaka MC ang gagana. Ang kasunod naman, pag nawala naman ng laman, M2 naman yung gagana at tsaka yung R2. Pag nawala na naman ng laman yung pangatlo, yung M3 na lang, mamamatay na itong R2. Tapos pag nanamatay na naman, magre-reset lang, pabalik-balik lang. Ito, dalawa gagana, susunod ito, at saka ito. Hanggang paulit-ulit lang yun, mga kamaster. So, ganyan. Oh. Ayan. Pabalik-balik lang, mga kamaster. Oh. Ayan yung actual, mga kamaster. Oh. Paulit-ulit lang yun, mga kamaster. So, yun lang, mga kamaster, and happy weekend sa inyong lahat. Kasi Biyernes na rito sa amin, sa Saudi Arabia. Time check pala tayo, mga kamaster. Alas 11 na ng tanghali dito sa Saudi Arabia. At kainan na naman. So, ito pala yung legend niya, mga kamaster, nakalimutan ko na.